Nangangamba ang publiko sa posibleng epekto sa bansa ng gyera sa Ukraine at Russia sa posibleng pagsipa sa presyo ng mga pangunahing pilihin. Ahala rin naman tayo, kaya ang bilihin ay mahal, ay apektado tayo sa mga gyerang nangyari doon. Unti-unti na raw itong nararamdaman ngayon, lalo na nang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, posibleng kasunod na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa bilihin, unang-una sa bilihin talaga. Nataas na, hindi lang posible. Panawagan sa pamahalaan, kaagad na gumawa ng hakbang sa mga bagay nito na siguradong lalo magpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Dapat agapan para hindi tumasan. Di tayo naghihirap. Ang kinikita ng mga tao ngayon na yan eh. Halos kulang pa, tapos tataas pa ang bilin. Eh, lalo maghihirap yung mga mahihirap. Samantala, ikinalugod ng Department of Agriculture o DA Secretary William Dar ang hakbang ni Pangulong Rodrigo Duterte na mag-realign ng pondo at pag-aproba ng dagdag na pondo sa Plan Program bilang food security measure sa harap ng Ukraine crisis. Ayon kay Secretary Dar, may higpit ang tagubili ni Pangulong Duterte sa naging pulong ng gabinete na tiyaking may sapat, mura at accessible na supply ng mga basic food items sa publiko sa gitna ng global challenges. Kabilang sa mga hakbang na ipatutupad ay ang pagkakaloob ng pautang ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines sa mga provincial local government unit para sa palay procurement at rice and buffer stocking. Samantalang ilan ang nais ay ang hakbang na tutugon sa kakaharaping krisis, mabilis na aksyon sa mabilis na pagdating na problemang pang-ekonomiya na direktang tatama sa mahihirap na mamamayan. Ako si Sandy Amaro at itong bandilyo nating hatid naming taga rito sa atin.